Ang veteranong komedyante at direktor ng TV na si John Lapas ay hindi nag-iwan ng mga detalye habang nagbukas siya tungkol sa kanyang proseso ng pag-move on mula sa isang bigong relasyon na nagsasabing kailangan niya ng propesyonal na tulong sa isang punto. Si Lapas ay isa sa mga miyembro ng cast ng How to Move On in 30 Days na nagtanong tungkol sa paksa sa media conference noong Miyerkules ng serye bago ang ika-apat ng Abril na premiere nito sa YouTube. Si Lapas ay nagkaroon ng tatlong karelasyon sa ngayon, kabilang ang kanyang kasalukuyan. Ang kanyang pangalawa, kasama ang isang modelo na hindi niya pinangalanan, ay natapos ng masama, pagkatapos niyang matuklasan ang pagtataksil ng kanyang kapareha, paggunita ni Lapas. "Iyong pangalawang boyfriend ko, yun lang talaga yung talagang bad breakup," he said. Habang si Lapas ay nakapag-move on sa loob ng 30 araw, tulad ng sa pamagat ng serye, ang formula para sa paggawa nito ay kasama ang intervention ng isang malapit na kaibigan, kinikilalang aktres na si Eugene Domingo, at ilang session sa isang psychiatrist. "In all fairness, noon tinanong, bigla kong ni-compute, nagawa ko po in 30 days, 30 drunken nights, almost 30 sex partners, isang psychiatrist, isang super duper close friend who brought me to the psychiatrist, and isang new boyfriend pagkatapos ng 30 araw. That's the formula kung bakit ako naka-move on," he said. Inakala ni Lapas na sanay na siyang maging kaibigan na umaaliw, sa halip na ang taong naghahangad na aliwin, na hindi siya nasangkapan upang mahawakan ang kanyang dalamhati sa kanyang nakaraang relasyon. "I think that's what happened kung bakit kailangan talagang dalhin ako sa psychiatrist, kasi sanay na ako yung tumutulong sa friend galing sa bad breakup, ako yung nagpapatawa, ako ang tinatawag ng mga kaibigan kong namamatay. Noong niloko ako ng second boyfriend ko, parang nahihiya akong lumapit sa mga kaibigan ko, akala ko kaya ko by myself. Napreng-preng pala ako, hindi ko alam," he said. Si Domingo, kung saan nakasama ni Lapas sa ilang pelikula, ang isa sa mga kaibigang napagtapatan niya. Ikinwento niya kung paano tumulong si Domingo sa pagsisimula ng kanyang proseso ng pagpapagaling, at sinabing ang komedyante, nang hindi niya nalalaman, ay nagbook ng package sa isang psychiatrist na maaari niyang piliin na dumalo. "One day, sinabi niya sa akin, magkakape lang daw kami, samahan ko lang daw siya. Ako naman, go." Tapos, nagulat na lang ako, nagpark siya sa isang bahay and she became teary-eyed. "She told me right then and there, kailangan mo ng tulong, kasi paulit-ulit ka. Bayad ko na yan, 12 sessions yan." Ganun ang nangyari, nagkwento siya. Sa ikawalong sesyon, naramdaman ni Lapas na gumaling na siya, at hindi na kailangan ang mga natitirang appointment sa kanyang doktor. "Yung actual diagnosis sa akin ng psychiatrist, repetition due to manic depression. Paulit-ulit mong kinikwento sa mga kaibigan mo, hindi mo alam na ikwento mo na pala 30 minutes ago, yesterday, the other day. It's an actual disorder ng mga taong hindi makapag-move on. Gagawin mo talaga pag masamang-masama yung loob mo," he said. Surprisingly, ang mga psychiatrist, di ba akala natin they're more on science, the body, the mind, my psychiatrist actually told me to pray. "I think that's the number one thing, which I did," Lapas added. Sa pagmumuni-muni sa kanyang karanasan sa pag-move on, sinabi ni Lapas na inilihis niya ang kanyang atensyon sa ibang lugar, at may posibilidad na makayanan ang mga hindi malusog na paraan, na nakakalimutan na mayroon din siyang pananampalataya na dapat ding bamaling. "Imot na imot tayo sa mga kaibigan natin, galit na galit tayo sa mga ex natin, gustong-gusto natin mag-move on, magpaparlor, iinom, makipag-sex, nakakalimutan natin minsan mag-pray. Kasi mas nagiging powerful yung anger, yung hatred, yung insecurity, nakaka.